Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, we are here again at the Honda Big Bike Juanson. Kasi i-review natin yung isa sa mga pinaka legendary motor ni Honda mga kamots pagdating sa Underbone. So kung sa ibang brand meron sila tinatawag na legendary, ito mga kamots ay pinaka lolo ng mga Underbone dito sa Pilipinas mga kamots. So walang iba kundi yung Honda Wave mga kamots, no? Pero this time yung pinaka-upgraded version na yung i-review natin mga kamos, which is Honda Wave RSX 110 mga kamos, no? So yun yung i-review natin dito sa loob ng Honda Big Bike Juanson kasi meron silang stock. Ayan, so nag-iisa na lang to, buti na nabutan natin. So maraming nagre-request nito, maraming naghahanap mga kamos, no? So dito sa Honda Big Bike Juanson meron silang stock. So huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so what we have here mga kamots is the all new Honda Wave RSX 110. So, kung makikita nyo mga kamots, pina-upgrade na siya ni Honda. So, from the old version na carb type mga kamots, ang layo na ng pinagbago niya. So, syempre unahin natin yung looks and appearance. So, pagdating sa looks and appearance mga kamots, makikita pala natin dito sa pinakaunahang bahagi ng motor na to, yung pagbabago mga kamots. So, sa old version kasi mga kamots, still pa rin naman nandito yung ano, yung headlight. Kaya lang yung turn signals wala na rito mga kamos, no? So nilipat na ni Honda rito. Ayan. So ang laki na ng pinagbago niya mga kamos, no? Tsaka hindi na siya ganun kaliit yung turn signals niya unlike before na dito. Talagang maliit lang yung turn signals niya. And pagdating dito sa pinakabagong RXX 110 ng Honda Wave mga kamos. Ayan. So pinalapad na yung ano niya, yung turn signals niya. And I think naka-bulb type pa tong dalawa mga kamos, no? Ayan, so naka-bulb type pa yan. Tapos, meron pa siyang park light dito. Ayan, I think ito yung park light, itong dalawang to. And then, ito yung turn signals. Then, sa headlight niya mga kamots, bulb type pa rin, of course. Hindi naman big deal yung mga kamots kung bulb type siya. Pwede nyo naman palitan ng LED yan kung gusto nyo. And then, dito sa unahang part niya mga kamots, sa fender niya, ayan, medyo may kahabaan yung fender niya, no? Saktong-sakto sa motor para iwas talsik. Ayan. So this one na nare-review natin mga kamots is a spokes type. So ibig sabihin naka ano siya, drum type siya. Hindi pa siya yung beast type. Kasi nagkaubusan daw ng disc type dito. And ito na lang yung natitira. And then last week lang daw ito dumating mga kamots, kaya isa na lang yung natitira. Eh mabilis maubos yung Honda RXX na to mga kamots. Kasi nga laki ng pinagbago niya mga kamots sa chrome carb. Ginawa na siyang FI ni Honda. So kung yung carb dati matipid na yon, so lalo na ngayon sa FI na naka FI na to, lalo pa siyang pinatipid mga kamots. Kaya walang pagdududa mga kamots na patuloy na tinatangkilik ng mga Filipino riders itong Honda RSX, Honda Wave RSX, no? Maging sa unang version ng Honda Wave. Ayan. So pagdating dito sa gilid niya mga kamots, ayan. So pagdating sa decals pala niya mga kamots, minimalist lang yung design niya. Ayan. So meron lang nakalagay dito na Honda and then RSX. Then dito sa gilid may decals, ayan. Ayan dito rin. And then pagdating dito mga kamots, ayan, nakalagay dyan yung decals niya, RSX and then PGM FI fuel injection. Yes mga kamots, FI na po itong Honda Wave RSX 110. So expect natin na talaga napakatipid nito sa gasolina mga kamots, no? Pagdating sa fuel consumption. Ayan. Pagdating sa likod mga kamots, ito po yung taillight nya. Ayan. And then ito yung grab bar nya. Ang kapal ng grab bar nya mga kamots, no? Alloy type yung ginamit. Ganda. Then para siyang malambot to, para siyang may rubber sa loob. Malambot yung texture nya mga kamots. And then yung taillight niya mga kamots, ito of course naka bulb type pa rin. Then yung turn signals naka bulb type parehas, pero integrated na siya mga kamots, iwas bali. And then meron siyang reflectorized dito sa ilalim, additional visibility sa gabi. And then nandito yung lagay ng plaka. So yung ano niya, yung rear fender niya, futuristic din yung design mga kamots, no? Kakaiba rin yung design. Dako naman tayo dito sa gulong niya mga kamots, no? Dito sa gulong niya mga kamots, ang size ng gulong niya sa unahan ay 70 by 90 by 17. Ayan, so tube type pa po ito mga kamots, hindi nga lang siya tubeless, no? Tube type pa po itong Honda RSX.
then nakarayos. Ayan. And then naka-drum brake sa unahan. As I said, mga kamots, drum brake tong nire-review natin kasi taubusan na sila ng this type. Pero magkakaroon naman ng stock, sabi ni Sir RJ and ni Sir Ruel. I think by next week yata darating yung ano, yung this type na RSX 110. So abang-abang na lang kayo, mga kamots. So sa likuran naman, mga kamots, ang size ng gulong niya ay 80x90x17, and then tube type pa din. And then ang ginamit na tires dito, mga kamots, ay ayan, Chengxin tire, front and rear, mga kamots, no? Ayan. And then naka drum type din sa likuran. And then pagdating sa suspension niya, mga kamots, ito, naka twin shocks sa likod. Ang ganda ng kulay ng ano nyo, ng suspension niya sa likod, silver, full silver siya, full metallic silver. Ayan. And then pagdating dito sa makina niya, mga kamots, ito yung makina niya. Ayan. And then yung sa kadena niya, mga kamots, sa chain and sprocket. Ayan. So meron siyang chain cover, additional protection sa mga putik, lalo na tag-ulan ngayon, no? So mahirap maglinis ng kadena. So good thing na ginalagyan ng ganito ni Honda itong Honda RSX 110 para additional protection pagdating sa mga mapuputik na kalsada na dadaanan natin. So pang ano yan, pang cover yan, pang protekta. And then yung swing arm niya, ayan, ang ganda, kapal ng swing arm niya. And then nandito yung gear shifting pedal, ayan, harap at likod. And then may side stand, and then may center stand. Sa kabila naman, mga kamots, nandito yung lagayan ng engine oil sa makina. And I think yung engine oil capacity na itong Honda RSX 110, mga kamots, ay 1 liter. Ayan. And then nandito yung kickstart. Of course may kickstart siya in case na maubusan tayo ng baterya sa motor natin. Good thing na may kickstart. And then brakes sa unahan nandito. And then yung sa design ng tambucho niya, mga kamots, ang ganda. Yung full exhaust niya is itim ang kulay, matte black. And then yung heat guard niya, ayan, meron siyang butas dito. Ang ganda ng design. Ayan, meron siyang butas dyan. And mahaba din siyang tignan, mga kamots, no? Ang ganda. Ayan. So dito naman tayo sa may upuan niya, mga kamots, no? Dito sa upuan niya, medyo may kalaparan din yung upuan niya. So at na yung ang ganda ng texture ng upuan niya. Medyo rough siya, para iwas nga naman sa pagkadulas pagpreno mo, no? Ayan. So pagdating sa passenger seat, ganun din ang lapad din. Yung pagdating dito, mga kamots, sa front panel niya, mga kamots, hindi nga lang siya naka-digital, pero napaka-futuristic pa rin ang design ng front panel niya. Of course, nandito yung ano niya, yung speedometer, odometer, and then fuel gauge. Ayan. So yan lang yung mga makikita dyan, mga kamots. And then yung turn signals indicator, gear shifting indicator, 1, 2, 3, 4, hanggang 4 speed po yan, mga kamots. And then yung neutral indicator. Ayan. So nandyan po siya. Okay, so pagdating naman dito, mga kamots, nandito yung signature emblem ng Honda. Of course, hindi mawala yan. And then pagdating dito sa button sa switches niya, mga kamots, nandito sa left side yung high beam low beam. Ayan. So wala nga lang siyang patayan ng ilaw. So pag kasusi mo ng ano, pag abukas mo ng motor na to, mga kamots, automatic na naka-on na yung headlight niya. Ayan. And then nandito yung horn, turn signals switch. And then sa right side, mga kamots, nandito yung nag-iisang electric switch. Of course meron siyang electric switch, mga kamots, na ayan. And then sa handlebar niya, mga kamots, ayan, same pa din ang design na ginamit, parang wavy na ganyan. Ayan. And then yung sa bar end, ayan, mga kamots, halo yung ginamit, plain black, ganda. And then sa side mirror niya, mga kamots, ito, thank you nga pala kay Sir Agi kasi kinabitan pa niya ng side mirror para makita natin yung side mirror. Ito yung side mirror niya, mga kamots, dahon type siya, bilog. Ayan, malaki rin. And then pagdating dito sa susian, mga kamots, of course na, isang safety features na dinagdag ni Honda rito sa Honda RSX 110 ay naka-key shutter na siya, mga kamots, na ayan. So additional safety features sa isang motor yung naka-key shutter para iwas kalikot
ng mga bata or iwas nakaw na rin mga kamos, no? Ayan. So nandito na rin yung ano mga kamos, yung susi para sa upuan, para hindi ka na magbubukas dito. Ayan. So kaya pala wala na akong nakitang susian dito. Nandito na pala sa may mismong susian niya, dito sa ignition switch mga kamos, no? So nandiyan na yung susian niya para sa upuan, and then yung lock sa manibela. Ayan. And then yung on ignition nandiyan na rin. Ayan. Nandiyan na po lahat. Ayan. Pagdating dito mga kamos, meron siyang design dito sa baba na parang butas-butas na yan, para yan sa aerodynamic mga kamos, no? Aerodynamic design. Ayan. And then pagdating sa niya mga kamos, meron siyang meron siyang under seat compartment mga kamos. Kung titignan niyo tong motor na tong underbone na Honda Wave RXX 110, akalain natin na wala siyang under seat compartment, pero meron siyang under seat compartment mga kamos, no? Ayan. So medyo malalim din yung under seat compartment niya, and malalim siya pero maliit lang yung diameter niya mga kamos, no? Pero marami ka na rin malalagay dyan, kapote, documents mo, or kung ano mamaliliit na bagay. Pero obviously hindi ka makapaglagay ng kahit anong helmet dyan mga kamos, no? And then nandito sa loob yung lagayan ng baterya, as usual sa lahat ng underbone. Minsan dito nakalagay sa loob ng under seat compartment. And then katabi nyan mga kamos, nandito yung fuel tank niya ng Honda RXX 110. Ayan. So ang ganda na nung design ng fuel tank niya mga kamot. So meron na siyang design na ganito, additional aesthetic sa motor ito. Okay, so pagdating sa fuel tank capacity niya mga kamot, ang Honda RSX 110 FI mga kamot ay 4.0 liters. So yun po yung tank capacity niya mga kamot, no? And then base sa pag-aaral ni Honda mga kamot, ang Honda RSX 110 FI ay kaya tumakbo ng 69.5 kilometers per liter. Ayan, so yan po yung fuel consumption, actual fuel consumption ni Honda RSX 110. So, talagang napakatipid talaga nun mga kamos. So pagdating sa carb, mula sa carb hanggang ngayon sa FI, ay mas lalo pa pinatipid itong Honda Wave RSX. Ayan. Tapos na tayo sa looks and appearance mga kamos, no? So wag na natin patagalin pa yung engine displacement ng motor na to. So, ang Honda RXX 110 FI mga kamos ay merong engine displacement na 109cc or cubic centimeter. Pero, sa category ni Honda mga kamos is 110 siya. Ayan. So, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, and naka-air-cooled po siya. Compression ratio is 9.3:1. And then, transmission po niya mga kamos is 4-speed constant mesh. Ayan. And then, max power niya mga kamos is 4.81 horsepower at 7,500 RPM. Ang max torque niya mga kamos is 8.70 Newton meter at 6,000 RPM. And then, ang fuel system niya mga kamos is FI. Driving system niya mga kamos is chain drive. Suspension system niya mga kamos sa unahan is telescopic fork. And then, sa likuran, gaya nga sinabi ko, naka twin shocks siya sa likod. Sa overall seat height niya mga kamos is 760 mm. Overall weight 97 kg, so medyo may magaang lang tong motor na to mga kamos, na magaang talaga siya. Pro 497 kg na underbone. And then ground clearance niya is 135 mm. So yan po yung pinaka overall specs ng motor na to mga kamos, na Honda RSX 110 FI. So tapos na tayo doon mga kamos. So dako naman tayo sa pricing ng motor na to. Magkano nga ba ang Honda RSX 110 FI mga kamos ngayong 2024 dito sa Honda Big Bikes Guanzon? Okay, so dako naman tayo sa cash basis ng motor na to, Honda Wave RSX 110 FI mga kamos, no? So this one is the drum type mga kamos, no? So dito muna tayo sa drum type na nareview natin. So ang cash basis ng Honda Wave RSX 110 drum type mga kamos is 58,500 dito sa Honda Big Bikes Guanzon. And then available for ano siya mga kamot sa installment dito sa Honda Big Bike Guanzon. Ang down payment niyo mga kamot is 5,300 pesos. So yan po yung down payment niyo. Unit pa lang po yan mga kamot, wala pa po yan yung hidden charges like registration and insurance. And then pagdating sa monthly amortization niyo mga kamot, na so pagdating sa 6 months, ang monthly amortization niyo is 12,177. And then pagdating sa 12 months mga kamot, o isang taon,
6,905 ang monthly amortization. And then 18 months mga kamots, 5,207 pesos ang monthly amortization. And 24 months or 2 years mga kamots, 4,345 pesos. And then 36 months mga kamots or 3 years is 3,467 pesos. Yan po yung monthly amortization ng Wave RSX 110 na drum type mga kamots na review natin kung kukunin nyo ng installment. So pagdating naman sa disc type mga kamots o yung naka disc brake, so una mga kamots, ang cash price dito sa Honda Big Bike One Zone mga kamots ay 67,900 pesos. So yan po yung cash basis niya, cash price niya mga kamots. Pagdating naman sa installment, so magda-down ka ng 5,800 pesos. So medyo pricey nga lang siya kasi naka-disc type siya. Additional features yun sa isang motor. And then pagdating sa 6 months ng monthly amortization mga kamots is 12,462. Pagdating sa 12 months, 7,065 pesos. Pagdating sa 18 months mga kamots, 5,326 pesos. And then 2 years or 24 months, 4,444 pesos. And then pagdating sa 3 years mga kamots is 3,544. So yan po yung cash basis and monthly basis, installment basis ng Honda Wave RSX 110 FI 2024 dito sa Honda Big Bike One Zone. Ayan. So dito ko na lang tatapusin ng vlog ko mga kamots. So again, message na lang kayo dito sa Honda Big Bike One Zone kung gusto nyo mag-inquire nitong Honda Wave RSX 110. So I think sa next week daw meron pa rin paparating na Honda Wave RSX 110 na naka-disc type. Ayan. So ito na lang kasi natira yung drum type. So ang stock na daw mga kamots is available as of July 20 mga kamots, no? Ngayon July 20, 2024. So available po itong motor na to ngayong July 20, 2024. So, gusto ko ulit magpasalamat ulit sa lahat ng stock dito sa Honda Big Bike One Zone, lalo-lalo na kay Sir Wed, Sir RJ, of course kay Sir Salas yung kuwadyo dito na nagkasi sa atin mga kamots para i-review itong Honda RSX 110 Fi na pinakabagong undercoat ni Honda pagdating sa Wave category niya. So in-upgrade na talaga tong Honda Wave na to mga kamots, no? Ginawa na siyang Fi. So expect natin na mas matipid pa to kagaya ng dati. Ayan. So again, message na lang kayo sa Facebook page nila. Yan po yung Facebook page nila mga kamots, i-flash ko na sa screen. Sa mga gustong mag-inquire pa ng iba't ibang motor dito mga kamots, marami pa silang stock ng motor dito mga kamots, sa mga bago dating mainit-init Honda Click version 3, Honda Beat Fi version 3. Ayan, marami silang stock dito. So message na lang kayo niya. So muli, marami salamat sa inyo mga kamots. Abangan niyo pa yung mga susunod na re-review natin motor sa paparating natin mga video sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.